Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo tigit ko sa aming mga kababayan dito sa bayan ng Labor. Ako po ay narito ngayon sa Barangay San Fernando, Laor Nueva Ecija. At ako po ay nagtungo dito para personal pong kamustahin ang barangay na ito na kung saan po palagay ko'y alam ninyo kung ano nangyari kagabi dito. At kasama ko po ngayon mga minamahal na kababayan, ang ating pong minamahal na kapitan dito, si Kapitan Emil Estabillo. Siya. At ganoon din po ang hepe ng kanyang barangay Tanod. Ito po si hepe at ang ating pong kasama sa munisipyo. Nandito po si Canelson Estabillo. Mga kababayan, katulad po ninyo, isa rin po ko sa hindi rin nakatulog kagabi sa pag-iintindi. At alam ko po, marami sa mga kababari nating kapitan dito ay hanggang sa ngayon ay maaaring hindi nakakuha ng magandang tulog. Marami sa mga kababayan natin, hindi lang po narito, kahit siguro na sa ibang bayan at may kamag-anakan dito ay nag-aalala, natatakot, kung ano ba talaga tunay na nangyari. Kaya ho, minabuti namin na mag-live po ngayon para kahit paano po ay makapagbigay kami ng mga impormasyon sa inyo na kahit paano po ay magmaaring makapagbigay ng peace of mind sa ating mga kababayan. Lilinawin ko lang po mga kababayan na mga statements po na ibibigay ko po ay ayon lang sa aming kaalaman. At hindi naman po namin pinangungunahan kung ano pa ang mga official statements na ibibigay ng ating kasundaluhan at ng kapulisan. Yun po ay ating igagala. Muli po, ang amin po ibibigay ng mga statements o information ni Kapitan ay base po sa personal naming nalalaman. Alam niyo mga kababayan, isa sa aking lubos na kinalulungkot kagabi ay habang binabasa ko ang iba't ibang komento, iba't ibang post sa social media, minsan hindi mo na natin malaman, Kapitan, kung ano ba ang totoo at hindi totoo. At isa po sa nalulungkot akong nababasa at ilan magme-message pa sa akin, ay may mga patay daw na ibinaba sa barangay hall o sa barangay plaza. Kapitan, palagay ko ay isa ka sa tao na maganda makapagbigay ng liwanag dito kasi ako rin hindi ko masagot kung may katotohanan o walang katotohanan yon sapagkat wala naman po ako dito kagabi. At kagabi kasi Kapitan ay hindi rin tayo basta makalapit at talaga po ay nandito ang mga kasindaluhan at talagang sinisigurado nila na malayo muna ang mga sibilyan sa lugar na kung saan nagkakabarilan. Pero linawin po natin itong isang issue na kung talaga bang may mga binabampatay o bangkay sa barangay hall o plaza. Maraming salamat po, Mayor. Magandang umaga rin po sa ating lahat sa bayan ng Laor. Barangay ko dito sa Barangay San Fernando, magandang umaga po sa ating lahat. At yung pong mga komento sa social media, ay gusto ko rin pong linawin kasi marami pong fake news. Katulad po yung tinatanong sa akin ni Mayor na inilatag ko sa barangay gym natin na sinasabi ng patay, andito po si Epe. Magdamag pong nag-duty naman, nag-antay yung sinasabi nilang ilalatag na mga wala po. Wala pong katotohanan yun, mga mahal na kabarangay, mga mahal na kababayan. Wala pong katotohanan yun. Pinabubulaanan ko po yung pictures na yun na mayroong nilatag na patay. Wala pong katotohanan. Maraming salamat, Kapitan. Alam niyo, Kapitan, ngayon narinig ko na talaga sa iyong bibig na walang katotohanan yung mga chismis, haka-haka, sabi-sabi, hearsay na meron daw nilatag na mga patay. Ay, ako po kahit paano nabawasan na bilang ama ng bayan, nabawasan po yung aking iniintindi, yung aking kinatakatakot na may namatay. So ayan po mga kababayan, maliwanag na maliwanag na sinabi nating mahal na Kapitan na magdamag sila, nakabantay po sa barangay hall para po sa mga hihingi ng tulong. Ay wala naman po sa awa ng Diyos, sa awa po ng Diyos, ay wala naman po palang katotohanan sinasabi may mga binabampangkay. Isama ko rin po ngayon kapulisan sa kasundaluhan ko. Ayan po. Alam ko rin po na ating mga kapulisan at kasundaluhan ay nakabantay din kagabi. Isa pa, Kapitan, na akin na din sa pagmamonitor ko sa social media, pagmamonitor ko sa mga tumatawag, nagme-message sa akin, isang na pag-uusapan kasi alam na alam po natin na ang Barangay Sorge o Barangay San Fernando, makikita niyo naman po sa aking likuran kung gaano kaganda ang kalakabuntukan. Sa likod po ng kabuntukan na yan ay meron po tayong tinatawag na Simnoblan Falls, isa sa pinagmamalaki nating falls, Kapitan.
at hindi rin mawawala sa akin na alam niyo po, isa sa gusto ko ipagmalaki ito sa probinsya ng Nueva Ecija. Subalit, isang saradamay sa usapin ito, Kapitan, kagabi, at lumalabas sa kanyang kwento-kwentuhan sa pagpo-post na dito daw naganap ang putukan o barilan sa Simnoblan Falls. Ayun, Kapitan, po. Ito po, eh, gusto sana namin mabigyan lang ng linaw kung ito ba may katotohanan o walang katotohanan. Magandang katanungan po, mahal na mayo. Kasi yung pong araw po ng Sabado at Linggo, mayo, mga kababayan, eh, marami pong napupunta sa falls po natin. Opo. Ang araw po kahapon, Sabado. Linggo po, Mayor, eh, marami pong napunta. At kung sakasakali yung sinasabi nilang may hostage, na fake news na naman, na apat na hostage, eh, hanggang ngayon wala pong reported sa amin. Kasi, Mayor, mga kababayan, mga kabarangay, pag mayroon pong nawalan ng isang kaanak, kapamilya, eh, dapat kahapon pa, naghahanap na po sila. At, may reported na po sa barangay natin. Eh, hanggang ngayon po, Mayor, mga kababayan, mga kabarangay, ala pong nawawalang sinasabi nilang in hostage. Eh kaya po, fake news na naman po, Mayor, yun. Ayan. Mga kababayan, muli po, talagang dapat malaman natin kung ano'y totoo at hindi totoo, sapagkat po malakas po ang impluensya ng social media, lalo tigit po ito mga irresponsabling komento, irresponsabling post, o mga fake news na tinatawag natin. Ito po'y lubos na nakakasakit sa damdamin ng mga taga-barangay San Fernando, sa damdamin ng mga taga-Lourdes, at lalo po sa kinabukasan ng barangay na ito. Alam niyo mga kababayan, ayan, malino na sinabi ni Kapitan, wala pong hinostage. Wala at totoo, marami daw pong bisita, maraming lumibot sa Simnoblan kahapon, pero wala pong hinostage. Maski isang casualties, Mayor, wala pong naka-report sa amin. Mm-hmm. Meron pong hindi nakababa, isang amain ko, tsaka dalawang pamangking ko, galing din po sa Simnoblan Falls natin. Eh, nung magputukan po, dito po sa likod, eh, malayo po yung Simnoblan, kaya po sila nakauwi din. Dumiretso din po sa akin at nag-report na nakauwi na po sila. Kasi, secured naman na po sila nung mga ating kasandaluhan, Mayor. Nakababa po lahat nung napunta pong naligo. Yung Kap, isa pang liliwanagin ko, na ayon sa nakuha kong impormasyon, yung mga naligo daw po sa Simnoblan Falls o lumibot sa Simnoblan Falls, medyo na hold lang sila sa lugar na yon at hindi sila agad pinayagan makababa dahil po opo, para po sa intensyon na sila ay proteksyonan o i-secure muna ng kasundaluhan. Maraming salamat po sa ating kasundaluhan. Ayan po. Kaya salamat po. Okay, hindi po totoong hinostage. Ang totoo lang po ay kumbaga sinecure lang sila sa isang lugar at na matapos na siguro na makita ng securing area, doon na sila sinamahan maibaba. Kaya ho, isang dahilan din yung kung bakit wala talagang siguro nasaktan doon at lahat ay nakauwi naman po. At siguro nga po, eh, kung may nawawala man po, eh, malayang-malaya po na pumunta kay Kapitan o sa aming pong himpilan o sa, para, o sa kapulisan para malaman natin at mahanap na natin. Pero sa ngayon po, nililiwanag ni Kapitan, wala po ni isang report. Mga kababayan, wala pa po reported na casualties o nawala sa naligo po sa ating Simnoblan Falls. Opo, kaya alam niyo mga kababayan, mayroon po akong hinihiling lalo sa mga kabataan, baka kasi po ito minsan nagginagawang parang pangkuha ng atensyon, ginagawang biruan. Alam niyo mga kababayan, hinihiling ko po sana maging responsable tayo sa pagkukomento, sa pagpo-post sa social media. Dahil muli po, ito yung sarili nating bayan. At dapat pangalagaan po natin ang reputasyon ng ating bayan. Nasasaktan din po ako, Mayor, kasi nadadama yung Simnoblan Falls natin, eh, yung magandang pangarap po natin, Mayor, sa barangay po. Eh, masisira po pagka yung mga social media, eh, mga fake news, sisirain yung barangay po. Eh, kawawa naman po yung barangay San Fernando, Mayor. Okay. Alam nyo yan mga kababayan, napakaganda po ng pangarap namin sa barangay na ito. Subalit Kapitan, makakaasa ka na hindi tayo susuko at yan naman po ugali ng mga taga-Loor. Hindi tayo marunong sumuko, patuloy tayong tatayo, patuloy tayong babangon. At muli, ihahanda natin ipakilala ang barangay na ito sa probinsya ng Nueva Ecija. Ganun man po ay
may mga gusto lang din po kaming liwanagin para sa kaalaman po ng lahat. Mga bagay na kaya lang namin pong ibigay sa inyo ng may kasiguraduhan. Totoo po, nagkaroon kahapon ng inkwentro dito. At ang inkwentro po ay sa pagitan ng ating kasundaluhan at ng mga rebelde. Yan po ay isang bagay na kukumpirmahin din namin. At ito po ay tumagal po ng halos isang oras. Isang bagay din po na kaya namin kumpirmahin. Dahil yan po ay base na sa naririnig talaga ng mga taga-baryo, nila kapitan. Yan daw po ay nagsimula ng humigit kumulang 4:30 ng hapon at natapos ng 5:10 ng hapon. So halos isang oras po. At sa ngayon po, kung tatanungin niyo po ako kung ano po ang sitwasyon ngayon dito, mapansin niyo po hanggang dito lamang po kami. Hindi rin po kami pwedeng pumunta pa sa paan ng bundok sapagkat hanggang sa ngayon po, ayon sa impormasyon na nakuha namin sa kasundaluhan, ay may ginaganap pa pong hot pursuit. Sa Tagalog po ay kasalukuyan pa rin pong tinutugis, hinahabol ng kasundaluhan natin ang mga rebelde po. So kaya po, hindi pa po clear and secure ang ating kabundukan dito po sa Barangay San Fernando at sa mga katabing barangay ng Siklong at San Vicente. At nananawagan na rin po ako ngayon, Mayor, mga kababayan, mga kabarangay, na pansamantala po muna na isasarado po natin, wala po muna napupunta at maliligo sa ating pong Siminablan Tolls hanggat wala pa pong binibigay na abiso o abiso, advice yung pong ating pamahalaan, ating pong kasundaluhan at yung pong ating mahal na mayor. Opo, yan din po ang aking panawagan, mga kababayan. Alam ko po marami tayong kababayan at marami rin po ilang mga turista na gusto po masilip yung kagandahan ng Siminablan Tolls. Ako po ay personal humingi ng paumanhin na sa ngayon po ay hindi pa muna bukas o hindi pa po pwedeng puntahan ang ating Siminablan Tolls hanggat di pa po nagbibigay ng abiso ang ating kasundaluhan at kapulisan na ito po ay isang safe na lugar. Pero wag po kayo mag-alala at gagawin natin ang lahat na sa mabilis na panahon ito po ay maging isang clear and safe na tourist spot para sa inyo po. At ganun din po sa mga kababayan natin, alam ko may mga bukid malapit dyan, may mga pastulan ng hayop dyan. Sa ngayon po ay humingi rin kami ng paumanhin na pagbabawalan pa po kayo munang gumawi doon. Kaya po, katulad kanina na ikwento ni Kapitan, meron yatang gustong pumunta sa bukid. Ano ba ginawa, Kapitan? Kwan po meron. Yung pong kalabaw niya na naipastol down, pinawi mo na. Hindi na po kinuha kahapon. Kanginang maga po siguro, baka nakalusot din, nakuha yung kalabaw niya. Pinauwi muna. Opo, ayan po. So, para po sa kaliwanagan po ng lahat. Ayan po, nakakalungkot kasi Kapitan, kasi yung iba nasasabi nila sa social media na panaginip na lang daw na malilibot nila si Siminablan Tolls. Hindi na raw nila papangarapin pumunta dito. Mga kababayan, ako po'y humihingi sa inyo ng tulong na sana po huwag ganun na maging mentalidad natin. Alam niyo po, napakagandang lugar po na itong barangay na ito, napakaganda po ng ating Siminablan Tolls. Makakaasa naman po kayo na gagawin lahat ng lokal na pamahalaan upang muli manumbalik yung kapayapaan sa lugar na ito at muli makatanggap po ulit tayo ng mga pupuntang dadayo, yung mga kababayan natin o mga turista galing sa ibang bayan o ibang probinsya. Ayan po. At alam ko po na sa araw din po na ito, Kapitan, dalang ano nangyari ay wala rin po naging pasok. Ayan po ay sa naging desisyon din ng DepEd. Sa lahat po ng pampublikong paaralan, wala po tayong pasok ngayon. Siguro po ang mahihiling na lang natin, Kapitan, sa mga lahat ng ating kababayan ngayon, nandito man sa Laur o sa ibang panig man ng daigdig, ay sana po sama-sama tayong magdasal. Sama-sama natin pagdasal itong mahal nating bayan at itong mahal nating barangay San Fernando, na sa mabilis na panahon po ay manumbalik agad ang kapayapaan at maging normal agad ang buhay ng mga tao dito. Ayun, Kapitan, may gusto ka bang sabihin bago tayo pumati sa mga kababayan natin? At kung may mga katanungan sila, ay masagot ko yun. Ang akin lang po, Mayor, na gusto kong ipabot sa mga nag-gumagamit ng social media, Mayor. Maging responsable po sana at para po hindi magkaroon at lumala yung mga pangyayari. Yun lamang po, Mayor. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, muli Kapitan, na kami nagpapasalamat po sa pagtanggap mo sa amin dito. At muli po ang pagbati ko po sa ating mga kababayan. Ang ngayon naman po ay hindi namin muna ipapatay itong live namin. Handa po kami sumagot sa ilang katanungan
na kaya po namin sagutin. At sa akin pong pagkakaalam ay magbibigay din po ng official statement ang ating kasundaluhan. So sila naman po talaga ang pinaka kwalipikado magsalita sa ngayon tungkol po sa nangyaring inkwentro ng kasundaluhan at mga rebelde po. So ako po, sasagutin ko lang po yung mga bagay na kaya pong sagutin ayon sa aking kaalaman. Kaya po pwede po tayo magtanong ngayon. At alam ko po marami rin nagpapabati. Binabati ko po lahat ng kasama natin dyan sa ating munisipyo, sa ating mga kababayan. Ayan po, at napapasa ko nga, nakakatagdag daw ng panic yung mga tao na nagpapakalat ng mga maling balita. Ito daw po yan, mga kababayan. Ayan, ayan, sabi ko ng Akad TV. Yung mga nagpapakalat ng mga maling video, hindi naman po dito pala yon, sa ibang lugar nangyari. Talaga po nagdudulot ito ng panic o takot sa mga tao. Hindi naman po pala ito totoo nangyari. Ayan po, mapagpala umaga din po sa lahat na nanonood na ngayon, mga kababayan natin dito sa Laur at sa ibang panig ng Daigdig. May mga nagtatanong din po sa mga ibang bansa ngayon. Opo. Ayan po. Nagmamahal din po sa bayan ng Laur at sa Barangay San Fernando. Ang sabi ko po, talagang wala pong katotohanan yung mga ganong napapanood nila. At nilalatag na kung ganito-ganito, wala po mayroon, wala pong katotohanan. Ito naman po, may nagkomento rin daw na may binalita po ang TV48. Mga kababayan, yung binalita po ng TV48 ay hindi po ako nagkukomento doon. Hindi ko rin po sinasabi mali ang sinabi nila. Iniwasan ko lang po magkomento patungkol sa ilang na-report nila. Gaya po kasi nasabi ko, ayaw ko pong pangunahan ang magiging official statement ng ating kasunduluhan. Ang muli po, ang binabanggit lang po namin ay ayon sa kaalaman na aming nakita kagabi, katulad po at na sinasabi ni Kapitan. Ulitin ko po, Mayor, yung pong sinasabi nila na inilatag sa barangay din ng San Fernando, Laur, wala pong katotohanan kasi naka-duty po yung aking kapulisan, barangay police, ito po si Jefe. Ala pong naglatag ng gano'n sa barangay. Apo. At yung balita naman na yun, Kapitan, na may nilatag na patay sa barangay plaza po o barangay hall, ay hindi naman po ito galing sa TV48. Kaya napapansin ko po kasi baka ma-bash ni TV48. Alam ko po may na-report ang TV48 regarding po sa casualty. Kung kami naman po tatanungin ninyo, hindi naman po kami makapag-komento sa casualty kasi wala po kami nakitang casualty dito. Wala po. At wala rin po na-report kay Kapitan na casualty. Kaya mahirap po pangunahan namin yung tungkol sa casualty. Pero po, hintayin po ninyo, magbibigay din official statement ang ating kasundaluhan. Kasi ho, sila po talaga ang mag-conduct na investigasyon at magtitingin po dito sa kabundukan kung meron talagang casualty. Kaya mahirap po namin pangunahan yan. Ang official po na magsasabi tungkol sa casualty ay ang ating kasundaluhan at ang kapulisan. Kaya baka maibash niyo po yung TV48. Ano po? Pero hindi po galing sa TV48 din yung balita na merong mga binabampatay sa plaza. Ito po ay galing lang sa mga ilang nagkukomento, nagpo-post. At yun lang po yung gusto namin pasinungalingan yung mga fake news kung ganun. Ayan po, sige po. Ayan pa ba mga katanungan para masagot po natin? Ayan, nagpapasalamat naman sila, Kapitan, dahil kahit paano nagkaroon sila ng kaalaman sa totoong nangyari din sa inyong barangay. Opo, kasi yan po talaga po ang aming pinakapakay. Kahit paano po ay magkaroon ng linaw kung ano po yung mga nangyari dito kagabi. At ano po ang mga naging resulta ng mga pangyayari kagabi. Ayan, Kapitan, mag-iingat daw po tayo dito lagi, ang ating mga kababayan dito sa Barangay San Fernando. Kaya salamat po sa lahat na nagpaparating. Isang paglilinaw lang naman po. Ayan, yung paglilinaw. Baka may gusto ka palinawin, Kapitan. Wala na po, Mayor, kasi yun lang pong mga maling paggamit ng social media. Opo, yan lang po siguro. Yan po ang pinakamasakit po ay no, yung kasi maling paggamit o responsableng paggamit. Nasasaktan yung damdamin ko, Mayor, kasi mahal ko yung San Fernando. Opo. Yung pa paanong lalago? Gaganda yung ating barangay, yung ating bayan ng Laur. Kung yun ay sisiraan naman. Opo. At alam kong diretso hindi naman tayo, Mayor, hihinto para sa ikaunlad. Pagpaplano ng ikaunlad ng ating barangay at bayan. Okay.
Salamat Kapitan sa iyong pagmamahal sa iyong barangay, sa iyong mga kababayan. Salamat din Hepe, sa alam ko wala po mga tulog punto mga taong kasama natin ngayon. Si Kapitan, si Hepe, talaga po makikita niyo sa mga itsura at sa mga mata nila na wala pong tulog at magdamag po sila nakabantay. Kasama ko po yung PNP at saka yung AP, Mayor. At balita ko, Kapitan, may mga ilan din tao o kababayan mo ang nagsiatras at na nakituloy mo na sa bahay niyo. Dito po sa likuran, bandang likuran ng Porokdos, Mayor. Nung pong 4:30, nung mag-impo siya yung putukan na at hindi naman po sila nakakarinig ng mga ganon, eh bumaba po sa may highway, dumiretso po sa bahay, nag-iiyakan na, eh naririnig po namin malakas talaga yung putukan kasi andito po sa likod ng bundok natin. Pero malayo po, liliwanagin ko po, malayo po sa Simulublan. Yung pong mga naligo kahapon doon, nasecured naman po ng ating mga kasundaluhan at mapayapa na silang nakababa nung hapon. Kaya wala pong natala na damages sa mga bisita natin o mga kabarangay natin naligo nung hapon. Ayan, talaga nag-a... Oo, Kapitan, nag-aalala din yung mga ating viewers ngayon na papasikat na nga naman itong lugar mo. Eh, mayroong iba nagpapakalat ng mga fake news. Mm-hmm. Eh, hayaan niyo po mga kababayan, once na po naging clear and secure na po itong area, palagay ko po, kaming dalaw ni Kapitan, ang unang lilibot sa Simulublan Falls para mapakita naman po sa inyo na safe and clear itong ating bayan, ang Barangay San Fernando. Ayun po mga kababayan, hindi na po namin pakakabain pa, muli po ay binabati namin ang mga kababayan namin at binabati ko rin po ang mga kababayan ko at kababari natin dito sa Barangay San Fernando. Ayun po, nakikinitignan po, umuugong na rin yung mga makinarila at palagay ko kahit paano yung nagbabalik ka na sa normal na buhay. Opo, andito na rin po yung aking mga magbubukid, magbabakod. Opo. Talagang gumagawa na po sila at diretso po yung pagkasasambot nila nung kanilang ginagayak na punlaan ng sibuyas nila. Ayun po, siguro Kapitan, at tayo magpaalam na rin. Iikot po kami ni Kapitan ngayon at aalamin pa rin namin kung meron pa rin bang magre-report na... Sa lahat ng mga kabarangay ko, sa kaubayan natin ng Laor, mahal po namin kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po mga kababayan, magandang umaga po. Salamat po sa pakikinig ninyo, panonood ninyo. At salamat din Kapitan, salamat Epe, Nelson, salamat sa iyo. Muli po, mabuhay po ang mga taga-Laor. God bless po sa atin lahat. Salamat po, Mayor. Salamat po.